Out of sight, out of mind. Ang hindi daw natin madalas makita ay mabilis makalimutan. Yan marahil ang nararamdaman ng marami nating mga kababayan na nasa bilangguan. Pero ngayon dito sa Evangelicals Today TV, patutunayan natin na sila ay ating naaalala dahil prison ministry ang ating pag-uusapan. Samahan ninyo kami ni Bishop Noel Pantoja at Bishop Ephraim Tendero. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides at ito ang Evangelicals Today TV. Sa katatapos na Lausanne Global Forum in the Workplace, isa sa nakitang missing link sa evangelism ay ang kakulangan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos gamit ang ating mga trabaho sa ating mga kaopisina. Kaya ngayon, dito sa Evangelicals Today TV, meron tayong makakakwentuhan na ginagamit ang kanyang trabaho at tungkulin upang ibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao na kanyang nakakasalamuha araw-araw. Kasama natin ngayon si Police Executive Master Sergeant Joel Bejo. Magandang araw po sa inyo at welcome sa Evangelicals Today. Magandang araw din po, ma'am. Kamusta po ang inyong trabaho bilang... Sasabihin ko sana, pulis pangkalawakan, pero bilang isa po sa mga men in uniform natin dito sa ating bansa. Masaya po, ma'am. Kasi ang PNP kasi ngayon ay medyo bumabagsak yung parang credibility, no? But because of this ministry, nakikita nila na may mga pulis pa rin pala na may pagmamahal sa mga tao. Mm-hmm. At lalong-lalo na dito sa mga nakakulong. Kasi hindi naman lahat na nakakulong talaga ay masasabi natin na ganun kasama. Meron din sa kanila na biktima rin ng situation. Mm-hmm. Biktima ni, lalong-lalo na ni Satan's. Mm-hmm. Dahil, titingnan natin sa Bible, sa John chapter 10, verse 10, si Satan na parito para mangwasak, pumatay, mm-hmm, at manira. Mm-hmm. Ito ang mission niya, wasakin ang mga tao. Wasakin ang buhay ng ating mga kababayan. Ano po? Opo. Kayo po ay police at kayo rin ay nagme-minister sa mga kaopisina ninyo at sa mga nasa bilangguan. Paano niyo po ito sinimulan? Simula ba nung naging police kayo or even before that talagang meron na kayong prison ministry? 1993 nung makilala ko sa Lord, then... Mula noon, nagkaroon na ako ng pasanin to share the gospel not only sa mga prisoners, mm-hmm, but to all people, mm-hmm, na dapat talaga ay makarinig sila ng mabuting balita. Mm-hmm. Then, nung naging pulis ako 1997, naging lifestyle ko na talaga ang pumunta sa mga kulungan. Mm-hmm. May pasok or walang pasok, nagbibigay ako ng time to visit these people and to share the gospel to them. Mm. At the same time, habang nasa opisina naman, I also share the gospel sa mga pulis. Mm-hmm. Hindi lang sa pulis. Uh-huh. Kahit sinong tao, saan lugar ka man, saan lugar man ako naroon, I will share the gospel dahil kailangan mo ang Panginoon. Meron po ba kayong particular method na ginagamit sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon o kwentuhan through conversations? Sa... Labas muna tayo, hindi sa inmate, no? Mm-mm. Bawa, kapag may nakatabi akong tao, sabihin ko sa kanya, can I pray for you? Ah. The moment na pumayag siya, uh-huh, sabihin ko muna sa kanya, before I pray to you, sishare ko muna sa iyo, John 3:16. Wow. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi ho kayo nangingimi, hindi kayo nagdadalawang isip na makipag-usap sa mga taong hindi ninyo kakilala. Never. Mm. Kasi ang principle ko is this. 78 na tao ang namamatay sa loob ng isang oras. Mm-mm. 2017 statistic. Mm-mm. 78.74% pag ni-round up mo siya, 79. Mm-hmm. Within a day, 1,890 ang namamatay. That is the scenario. Mm-hmm. Andun ako sa Divisoria. Dito ho yan sa bansa natin. 2017 statistic Philippines. Mm-mm. Nasa Divisoria ako, nasa bus ako, LRT,
This is my conviction. Kapag hindi ko sinare ang gospel sa iyo, nagkita tayo, nagkatabi tayo, I don't know. Sa susunod na oras, susunod na araw, kung buhay ka pa. Mm-hmm. If I fail to share the gospel to you, napunta ka ng hell, accountable ako sa iyo. Cargo ninyo yun. Ezekiel 13, I think. Mm-hmm. 8:13. I am accountable to the blood of these people. Mm-hmm. Yun po ang aking principle. Eh. Napakaganda naman ho niyan. Ano? Talagang inyong isinapuso ang sinasabi ng Panginoon na talagang meron tayong great commission para ibahagi siya, to make disciples of all nations, at sinisimulan nyo nga ito sa pagbabahagi ng salita niya sa bawat tao na inyong nakakasalamuha. Ano po ang tip ninyo o payo ninyo doon sa mga ninenervyos pa at nagdadalawang isip? Kasi syempre, talking to strangers, ano, marami ang hindi sanay dyan. Yung iba nga, kahit kakilala na, medyo nahihiya pa rin na magbahagi ng salita ng Panginoon. Ano po yung inyong mga payo sa kanila para ma-overcome yung ganung takot o pangamba? My life verse is Romans chapter 1, verse 14 to 16. Ang sabi ni Paul, sa verse 14, I am obligated. Ibig sabihin, may obligation tayo sa lahat ng tao. Mm-hmm. Sa 15, I am ready. Ano man situation, dapat ready ka na i-share ang gospel. Mm-hmm. Then sa 16, I am not ashamed. Mm-hmm. Hindi ka dapat mahiya. Mm-hmm. Ba't ka mahiya? Actually, these people are perishing, decaying, papunta sa hell. Mm-hmm. And the only antidote, gamot sa kalagayan nila, senior mouth. Mm-mm. John 3:16. Ayun. Ba't ka mahiya? Kaligtasan nila yon, para sa kanila yon, dapat proud ka pa nga eh. Tsaka siguro doon sa mga nahihiyang makipag-usap o mag-start ng conversation para ibahagi ang salita ng Panginoon, ano, ang focus kasi naandun sa sarili. Paano kung hindi ako payagan na ipag-pray siya? Paano kung ma-reject yung aking sasabihin? Paano kung ganito ang isipin tungkol sa akin? So, ang focus naandun sa sarili, hindi doon sa kapakanan nung kakausapin. So, na-share niyo po sa amin kanina kung paano yung strategy ninyo kapag nasa labas kayo ng bilangguan at nagbabahagi ng salita ng Panginoon, you offer to pray for strangers. Paano naman sa mga inmates? Ano po yung inyong method ng pagbabahagi ng salita sa kanila? Ganito yun, no? Ang unit kasi namin is Internal Affairs Service. IAS. Internal Affairs Service. Yes, Northern Police District. Pag sinabing IAS, ito yung mga part ng trabaho ng IAS, yung mag-inspection sa mga police station. Tinitingnan yung mga police. So talagang umiikot kayo yan? Sa Camanaba, Caloocan, Malabo, Navotas, Valenzuela. Lahat ng police station, mayroong mga jail yan. Custodial jail. Part din ng trabaho ng IAS, tingnan kung mga nakakulong na to, tinatrato sila ng maayos. Pag nag-inspection kami, automatic, bibisita ako sa nakakulong. At the moment, makikita ko na yung situation nila, this is my personal experience, no? Pagpasok mo pa lang, maramdaman mo na yung init, yung amoy. Ngayon, what drives me para i-share yung gospel sa mga taong ito? Compassion. Naaawa ako sa mga taong ito. 24 hours, nandun lang sa sulok na yun. Tayo, titiisin lang natin isang oras na init, isang oras na baho. But sila, most of the time, pinagtitiisin nila yun. Yung pagpunta natin doon, mag-share tayo ng gospel, message of hope, malaking bagay sa kanila yon. At above all, the moment, pag pumupunta ako ng kulungan, Matthew chapter 25, verse 36, ang sabi ni Jesus Christ, when I am in prison, you visited me. So that is my heart. Pag pupunta ako ng priso, kulungan, si Jesus Christ ang dinadalo ko. Yun nga ang magandang encouragement, ano, for those who would like to be involved sa prison ministry. Hindi lamang yung mga tao na physical nating dinadalaw, ang ating dinadalaw, kundi it is something that we do for the Lord. Isang bagay na talagang na-appreciate ng Panginoon kapag yan ay ating ginagawa. When you go to the inmates para po mag-minister sa kanila, do you do this by yourself? Do you have a team with you? Paano po yung inyong routine?
kadalasan wala, I do it with my own initiative. Mm-hmm. Kasi nga, habag talaga eh. Mm-hmm. Awa. Pag wala talaga yung habag mo, passion, hindi ka pupunta sa lugar na yun. Mm-hmm. Especially pag may pinag-aralan ka, ang posisyon mo sa church, mataas. Hindi ka pupunta sa lugar na yun. Pero kapag may puso ka, ramdam mo yung situation nila, yung pagmamahal ni Christ sa mga taong ito, pupunta ka sa lugar na yun. Mm-hmm. Paano nagsimula yung passion ninyo para sa mga nakabilanggo? Halimbawa, si Chuck Colson, nung kanyang itinayo yung prison fellowship, hindi ba? Naranasan kasi niya kung papaano mabilanggo. Kaya nagkaroon siya ng ganong bigatin para itatag itong ministry na ito. Kayo po, paano nagsimula yung burden na iyan for those who are in prison? Sa Bicol, nag-umpisa yun eh. Mm. Nung bago pa lang ako na Christian, pupunta kami sa bilangguan. Then, nakita ko talaga yung kalagayan nila eh. Mm. Isa pang nakatulong sa akin, yung kaibigan ko noon, nakulong sa Manila, City Jail. Mm-mm. Nung dinadalaw ko siya, nakita ko yung situation na nakakulong. Sabi ko, ganito pala sila. Mm-mm. Malungkot. Parang miserable ang buhay. At marami, nakalimutan na rin ng pamilya na dalawin, yeah. Ano? Lalo nung napunta ako sa Muntinlupa, may mga matatanda ron na hindi na talaga dinadalaw. Mm-mm. Parang iniwala na ng pamilya nila. Mm-hmm. Ako, tayo, kapag pumunta ron, maramdaman nila na may pamilya pa pala sila. Mm-mm. So, ganun po talaga ministry. Kadalasan, pag Pasko, no, yung may mga okasyon, yan yung dumadagsa ang mga dalaw sa bilangguan para sa mga inmates. Ano yung inyong masasuggest na panahon na kailangan talaga na merong pumupunta o dumadalaw sa ating mga kababayang preso? Yun nga, Pasko. Mm-hmm. Kasi, pero Pasko kasi maraming nakakaalala sa kanila eh, di ba? Maraming nagdadala ng pagkain, maraming nagdadala ng mga regalo. I think November, no? Araw ng mga patay. Para bigyang buhay sila. Para bigyang buhay sila, no? Oo. Kasi nga, when you visit and may the ministry sa mga nakakulong, hindi lang sila ang minimisteryon mo, pati family nila. Mm-hmm. Kasi pag ang mga taong ito nakaramdam ng pagpapahalaga, naunawaan nilang salita ng Diyos, nakilala nila si Christ, pagdalaw ng kanilang family, makikita yung sigla. Mm-hmm. So pag alis ng kanilang family, hindi na pasanin sa kanila. Kasi this, yung mga taong mahal nila sa buhay na nakakulong, hindi nila naisipin eh. Mm-hmm. Kasi maaaring sila na kami sa nag-encourage sa kanila. Okay lang yan, kasi may plano pala si Lord eh. Mm-hmm. Kaya pala ako nakulong dahil may plano ang Panginoon. Mm-hmm. So habang kayo nasa labas, go lang. Tuloy lang kayo kay Lord. Mm-hmm. Nagiging source of encouragement pa sila. Ano ang pinaka maituturing ninyo na joy o encouragement para magpatuloy kayo sa inyong prison ministry? Out of the many people na nabahaginan niyo po ng salita ng Panginoon, I'm sure marami sa kanila ang isinuko ang kanilang buhay kay Kristo, hindi po ba? Meron ba kayong nakita na talagang yung complete ang transformation, buhat ng tanggapin ang Panginoong Jesus sa kanilang puso? Marami. Minsan nga eh, dahil yung Facebook ko, nag-viral yan, mm-hmm. may mga nag-PM sa akin, sabi, Sir, ako yung isa sa nakinig nung nakulong ako. Mm-hmm. After 1 week, nakalabas na ako, at ngayon, nag-church na ako. Wow! So, born again. So, ito yung mga hindi pa talaga na hahatulan. Hindi pa. Pagkatapos nakalabas sila. Nag-church na sila ngayon. Wow! Kasi this is my challenge to them. No? Ang sinasabi ko palagi sa nakakulong, the moment na nakalabas kayo, maglingkod na kayo sa Lord. Mm-hmm. Babalik man kayo dito sa kulungan, hindi na para makulong, kundi may dala na kayong Bible. Wow! You will share the message of salvation sa mga taong ito. Mm-hmm. At maganda, no? Sa susunod siguro, kasama nyo na sila na dumadalaw sa iba't ibang mga bilangguan dito sa ating bansa. Ano po, para doon sa mga nanonood sa atin at nakikinig, ano, na nagsisimula na yung kanilang burden o pasanin para maging kabahagi ng prison ministry, what are the top 3 things na kinakailangan nating ipanalangin para sa ating mga kababayan na nakabilanggo?
Una, yung nakabilanggo, pag-pray natin sa kanila yung physical, emotional. Kasi iba yung situation nila. So, we pray to the Lord na i-grant sa kanila yung physical health, emotional health. Secondly, we should pray for them na the moment marinig nila ang Word of God, mag-rema talaga sa puso nila. I-preserve na agad ang buhay nito, mga taong ito, paglabas nila, mightily gamitin sila ng Panginoon. Then, third, para sa mga inmates, paglabas nila, masumpungan pa rin nila na buo ang kanilang pamilya. That's my prayer for them. Ano naman po ang top 3 prayer requests ng isang pulis na gaya nyo, lalo na sa panahon natin ngayon dito sa ating bansa? Una, sa PNP, Philippine National Police. Ito nga madalas kong sabihin ni Philippine National Police dapat pulis ng Panginoon. Na hindi lang nagsisecure ng peace and order, but nagsisecure din, nag-i-establish ng spiritual development. So, makita nila na ang mga pulis may pagmamahal sa Diyos at sa mga tao, especially sa mga lost. Ang aming panalangin, ang kagaya ninyo sa ating mga kapulisan ay mas lalo pang dumami at mas lalo pang marami kayong madisipulo na mga tao na magkakaroon ng bigatin na abutin ang ating mga kababayan sa preso. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagdalaw ninyo dito sa amin sa Evangelicals Today. To God be all the glory. At nakita nga po natin, ang bawat trabaho na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay maaaring maging platform upang maibahagi natin ang kanyang mabuting balita sa iba. Isang napakagandang ehemplo at halimbawa, si Police Executive Master Sergeant Joel Bejo. Pangarap ko na ang lahat ng mga bata ay maging ligtas, masaya, malayang makapag-aral at maging matagumpay. Pangarap ko na ang susunod na henerasyon ay maging tagasunod ni Kristo. Pangarap ko na ang bawat babae ay maging ligtas at bigyan ng patas na pagpapahalaga at karapatan. Pangarap kong makita ang ating bansa na walang korupsyon at pinamumunuan ng mga leader na may integridad at takot sa Diyos. Pangarap kong makita ng ating bansa ay mapayapa at walang banta ng panganib ng digmaan. Pangarap kong makita na kaming mga OFW ay maging misyonero sa mga bansang aming pinagtatrabahuan. Pangarap kong makita na magkaroon ng iglesia sa bawat barangay at ang mga pastor ay humahayo at nagdidisipulo ng mga susunod na alagad ni Kristo. Nahahayo rin upang gawing alagad ni Kristo ang ibang tao. In the last 5 decades and a half, the Lord has proven Himself faithful and mighty in deeds. From 11 member bodies in 1964, by God's grace, PCEC today has grown to 78 denominations, 248 missions and parachurch organizations, 400 independent church organizations, and close to 40,000 local churches. Together, we advance the gospel in the country and intentionally reach out to overseas Filipinos and the unreached nations. We continue to grow as the country's population rapidly increases, including the spiritual and the material needs of the people.
PCEC is committed to be in the front line for the fulfillment of the Great Commission. We will be at the forefront, creating life-changing movements for justice, equality, and righteousness for Filipinos here and all around the world. With all our God-given gifts, together, we can play a big part in God's agenda for the Philippines in these last days. Thank you for your strong partnership in the discipleship of the Philippines. These are critical days for the church and the advance of the gospel in our country as we face great challenges and new opportunities. Continue to partner and invest in this good soil, and by God's grace, together, we will see a discipled and transformed nation for our Lord and Savior, Jesus Christ. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa Evangelicals Today TV. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides kasama sina Bishop Noel Pantoja at Bishop Ephraim Tendero. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng Panginoon.